tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Hindi na natin naabutan ang magina mo, pre. Anong plano mo ngayon? Hindi ako titigil ng paghahanap. Hanggang sa mahanap ko siya, pare. Ay, ngayon nga lamang ako makakabawi. Sabagay, pare. Mahabang panahon din na nawalay ka sa kanila. Malamang, dalagang-dalagang siya ngayon. Oo, pare. Kung hindi ako nagkakamali, 20 anyos na siya ngayon. Dahil isang taon lamang ang anak ko nang lisanin ko ang Pilipinas eh. Pasensya na. At hindi masyadong nag-research ang pinapaanap ko sa magina mo. Okay lang. Ang importante ay walang masamang nangyari sa anak ko. Ang anak mo lamang bang lagi mong binabanggit? Bakit? Wala na ba talagang halaga sa iyo ang kanyang ina? Ay, sa tagal kasi ng panahon na wala akong balita sa kanilang dalawa. Naisip ko na malamang may iba na ring mahal ang ina ng aking anak. Bimali mo. Nasasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa siya nakikita, pare. E paano kung muli kayong magkita? At tuloy, may nararamdaman ka pala sa kanya. Makikipagbalikan ka pa ba sa kanya, pare? Ewan ko, pare. Hindi ko masabi. At isa pa, matatanda na kami. Nag-aalala kasi ako sa inay ko eh. At ang ate ko pa, siguradong magagalit na yun sa akin. Hay nako! Hayaan mo lang yung ate mo. Ang importante, hindi magagalit ang nanay mo sa'yo. Hindi nga magagalit sa akin ang inay. Mag-aalala naman siya ng sobra. Hindi ba't sinabi ni Tito Ador na pagdating niya ay bibigay sa'yo ang sahod mo? Oo, pero talagang nag-aalala na ako, friend. Kailangan makauwi na ako. Anong gagawin mo? Hindi na ba natin hihintayin ang pagdating ni Tito Ador? Huwag na. Kaysa naman sobrang mag-alala ang aking ina, mas maganda na uuwi na ako. Eh, papaano itong bahay, Aber? Paano mo ito mailalak? Eh, sino magbubukas ng pintuan kay Tito Ador? May sarili siyang susi. Pinaduplicate niya ang susi niya para may sarili akong susi. At makakapasok ako dito anumang araw at anumang oras. Kaya halika na. Oh, halika na kung ganun! Charo, anak, salamat at umuwi ka na. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang dumating? Darating kasi ang anak na amo ko, kaya ako pinaglinis ng amo ko sa kwarto niya. Malaki bang masyado ang kwarto ng anak niya at ang tagal mong kinapos? Di naman ho, katamtaman lamang po. Kaya lang ay hinintay pa sana namin ang amo ko, kaya lang hindi na siya dumating eh. Umuwi na kami, para hindi na kayo mag-alala. Eh, alam mo anak, labis-labis akong nag-alala sa iyo. Eh, salamat naman at walang masamang nangyari sa iyo anak. Dumating ka. Ay naku anak, sobra akong nag-alala sa iyo talaga. Ah, dumating din sa wakas ang paboritong niyong anak. Pwede ba, Maita? Huwag mo namang sabihin 'yan dahil pareho ang pagtingin ko sa inyong dalawa. Inay, sige po, papasok muna ako sa kwarto ko. At saan ka pupunta? Magpapahinga ka na? Ang sarap naman ng buhay mo.
Pagkatapos mong maglakwatsa, iuwi ka lang para matulog. Linisan mo ang kwarto ko. Pero ate, pagod po ako eh. Kaya bukas na lamang po. Anong pakialam ko kung pagod ka? Kung inunong mo pa sana ang paglilinis ng kwarto ko, ay wala ka ng problema ngayon. Pero mas inuna mo pa ang paglalakwatsa kaysa gawin ang obligasyon mo dito sa bahay. Hindi ko lamang obligasyon ang paglilinis nitong bahay, kundi obligasyon mo rin. Ah. At lalong hindi ko obligasyon na linisin ang sarili mong kwarto. Hindi lang ako nahintay ni Charo. Sabagay kami na. Hindi ko naman siya masisisi. Klaro na't babae siya. Ay, nakakapanlungo naman ito. Wala pa rin development ng paghanap ko sa mag-ina ko. Kahit ang anak ko lang sanang makita ko. Kala ko, paiuwi ko na siya. Pinalinis ko pa naman ang kanyang kwarto. Ito namang si paring Greg. Palpak ang impormasyong binigay sa kanya. Totoo ngang tumira sila doon, pero umalis naman pala. Oh, kailan ko kaya makikita ang anak ko? Kailan kaya? Mo. Ano't nagkukuha mong mga tuwiran sa akin ng ganyan? Samantalang ako ang nagpapakain sa'yo? Alam ko ate, pero baka nakakalimutan mo na mayroon na rin akong trabaho. At kahit hindi mo na ako pakakainin, ay mabubuhay ko ng sarili Walang ko. Walang hiya ka! Pagkatapos kitang pakainin, ganito pa ang gaganti mo sa akin? Wala kang utang na loob! Bakit? Kailan mo lang naman ako pinakakain ah? Wala pa ngang isang taon dahil kailan lang naman namatay si Tay. Tumigil nga kayo! Pati ba ang ama ninyong nananahimik na? Nababanggit pa ninyo! Ang babaeng yan ang pasigilin ninyong inay dahil walang utang na loob! Ito pa ba ang gaganti mo sa pagpapakain ko sa'yo, ha? Ito ba? Ang lapastanganin ako! Bakit, ate? Sino bang nagturo sa akin para lapastanganin ka? Hindi ba't ikaw na rin? Ang sabihin mo, wala kang utang na loob. Maraming salamat na lamang sa mga ginastos mo sa akin. Pero hindi nangangahulugan na lisensya mo yon para kontrolin mo ang buhay ko. Walang hiya ka! Pagkatapos kitang palamunin sa palad ko, pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay ko sa'yo, ito ba ang gaganti mo sa akin? Wala akong utang na loob sa'yo, ate. Dahil lahat ng sinasabi mong ibinibigay mo sa akin ay may katumbas na serbisyo ko. At nangangatwiran ka pa. Bakit? Kailan mo ba ako binigyan nang hindi mo ako inuutusan, ha ate? Kailan? Dapat lang. Dahil pinaghihirapan ko ang bawat sentimong ginagastos ko sa'yo. Kaya nga, quits na tayo. Pinapakain mo nga ako, pero serbisyo ko naman ang katumbas ng pagkain ipinapakain mo sa'kin. Kaya wala na akong utang na loob sa'yo. Ah, ganun? Umalis ka sa bahay nito. Ngayon din! Baita! Paalisin ninyo ang walang utang na loob na babae niyan, inay. Ayokong makita ang pagmumukha niya! Hindi ka ka mo nakatulong, pare? Oo, pare. Kaya kita tinawagan kasi wala akong kausap. Maghanap ka kasi ng makakasamong sa buhay. Para nang sa ganun, may kayakap ka tuwing gabi kapag nilalamig ka.
Nako pare, kung ang ugali ng sinasabi mong makakasama ko itulad ng ugali ng asawa ko, eh, hindi bali na lang. pare, kumusta pala yung asawa mo? Akala ko ba divorce na kayo? Oo pare, approve ng divorce papers namin. Kaya malaya na ako sa kahit sinong babaeng gusto kong pakasalan. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo na umpisan ang pag-anap sa mapalad na babaeng yun? Hahanapin ko muna ang mag-ina ko pare. Sa bagay, baka nga naman muling mag-spark ang dating pagtinginan ninyo ng asawa mo. Hindi na ako umasa pare. At mahirap umasa dahil masakit umasa sa wala. Ikaw na walang utang loob. Umalis ka sa bahay nito. Ako? Aalis sa bahay na ito? Bakit? Sino ka na magpapaalis sa akin sa bahay na ito? Bahay mo ba ito? Bahay ni ina ito ah. At may karapatan ako sa bahay na ito. Magsitigil nga kayong dalawa. Hindi na kayo nahiya. Kadalagan yung tao. Nag-aaway pa kayo. Parang hindi kayo magkapatid. Ang kaning kasing mga tuwiran niyang anak ninyo yan. Ang gusto mo pala ay walang kumukontra sa'yo. Sino ka ba? Diyos ka ba na lahat na lang ay tama? Charo, tama na. Huwag mo nang sagutin ang ate mo. Inay, kaya naman namimihasa yan eh. Dahil lagi na lamang akong sumasang-ayon sa gusto niya. Kaya kunting pagkakamali ko lang pinapalaki na niya. Hindi ka ba titigan dyan? Hindi ka titigan? Nangangatwiran lamang ako, ate. Dahil sa tagal ng panahon, ay ikaw lagi ang sinusunod ko. Ang akala mo, tama ka lagi. Dahil hindi ako umiimik. Ngayong napuno na ako sa mga panunumbat at mga baluktot mong pangangatwiran, ay lalo kang nagagalit. Bingi ka ba? Hindi ba't pinapalayas na kita? Lumayas ka sa pamamahin nito. Hindi aalis ang kapatid mo, Maita. Okay, fine. Kung hindi siya aalis, hindi, pero hindi dyan dapat i-switch ang ilaw. Dahil ako ang nagbabayad ng bill ng kuryente, tubig, at lahat-lahat sa bahay na ito ay ako ang nagpundar. Maita, ano ka ba naman? Sarili mong kapatid, pinagdadamutan mo! Pati ang kama na hinihigaan niya ay akin din. Kaya kung gusto niyang manatili sa bahay nito, huwag niyang gamitin ang lahat ng bagay na binili ko! Malalim na pala ang gabi, pare. No, uwi na tayo. Ano? Eh, wala naman ang asawa mo sa bahay mo. Ha? Dito ka muna sa bahay. Dahil wala naman akong kausap eh. Eh, kun kasi pare, malalaman ang asawa ko na wala ako sa bahay kung tatawagan ko nun. Eh, naririto ka naman sa bahay. Papayag yun. Pare, ang totoo niyan kasi... Ano pare? May date ako ngayon eh. Bebot pare. Batang bata. Ano? Sa edad mong yan, kumuhuha pa rin ng batang bata pare. Eh, baka matiklo ka ng misis mo. Hindi pare. Dahil good boy ang imahe ko kay misis. Kaya tiwala sa akin yun. Nako pare, malaking gulo yan pag malalaman ni misis mo. Pati mga anak mo magagalit sa'yo. Kaya nga ako ingat na ingat pare. O paano? Wala muna kita dito. Bukas na lang tayo ulit magkita at magkwentuhan ha? Sige, tuloy. Turuan mo ako kung paano ka nakabingwit ng batang-batang chicks. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong
ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Sobra naman yung ate mo. Alam niyang wala kang pupuntahan. Ganyan pa ang gagawin sa'yo. Kaya nga, tulungan mo ako. Eh, anong tulong ang ibibigay ko sa'yo? Diyan muna ako sa inyo. Ano? Anong dito ka sa amin? Nakita mo ba itong bahay? Ang liit-liit nga eh. Ang dami namin. Mayroon pa akong maliit na kapatid. Hindi ka magiging komportable dito. Teka, ano bang plano mo ha? Eh, gusto ko nang umalis eh. Ano? O hindi ba? Pinapalayas na nga ako ng ate ko eh. Ano pang gagawin ko? Naniwala ka naman. Nasabi lang yun ng ate mo dahil galit siya. Isa pa, hindi naman niya bahay yun. Kundi bahay ng nanay mo. O di pareho kayong may karapatan sa bahay na yan. Pareho nga kaming may karapatan. Pero masyado nang masikip sa amin ang bahay na to. Kaya mabuti nang umalis ako. Naiwan na naman akong mag-isa dito sa bahay. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa akin na nag-iisa lamang. Talo lamang akong narulungkot sa kakaisip ng sitwasyon ko. Ang mabuti pa, titignan ko ang kwarto ng anak ko. Musta kaya ang paglilinis at pag-ayos na ginawa ni na Charo at Maru? Maliwalas ang kwartong to. Tamang-tamang kulay. Rosas para sa anak ko. Ay, isang taon lamang siya una siyang mapasok ng kwartong ito. Ngayon siguro ay dalagang-dalaga na. Pero, ano yung nasa sa inyo? Mukhang walit ha. Matignan nga. Walit nga. Ay malamang kung hindi si Charo ang may-ari ng wallet na ito, ay kaya malo. Titignan ko nga. Larawan ni Charo to ah. Ibig sabihin, wallet niya to. Ay, hindi niya siguro na malayang nalaglag nang lisanin nila ang kwartong ito. Mabuti pa, ilalabas ko para pagdating niya dito bukas, makikita niya. Nako, nalaglag mga litrato. Sira na pala ang wallet niyang to. Kawawa naman si Charo. Sa kahirapan ng buhay niya, hindi man lang makabili ng bagong wallet. Eh, pupulutin ko nga. Tsaka ako ibabalik. Pati pala, litrato niya ng teenager pa siya, naririto. Teka, pati larawan niya nang nag-graduate siya ng elementary, ay naririto rin. Katulad ko rin pala si Charo na mahilig mangolekta ng larawan no. Ah, larawan ito ng anak ko. Bakit na kay Charo? Bakit nga na kay Charo ang larawan ng anak ko? Larawan nga ba ng anak ko ang hawak ni Charo? Pare. Pare. Pare, bakit? May problema ka ba? May kanina ko pa napapansin na parang wala kang imig niya na. Bakit ba? May gumugulo kasi sa isipan ko. Kaya kita dinaanan sa opisina mo ngayong lunch break mo. Gumugulo sa isip mo? Eh, ano naman yon? Ang magina mo? O pare, may kinalaman pa rin ang anak ko. Pero may bago na lalong nagpagulo sa isipan ko. Ano yun pare?
tignan mo nga kung makikilala mo ang larawang ipapakita ko sa iyo. Larawan? Oo. Tignan mo nga, pare, ang lumang larawan na nasa compartment nitong sasakyan ko. Kung makikilala mo. Saan ba? Dito? Oo, buksan mo ang compartment na yan. May lumang larawan dyan. Tignan mong maigi kung makikilala mo siya. Eh, bakit nagka-interest ka ngayon sa lumang larawan na yan? Oh, eto na. Awa ko na. Ah. Tignan mong ang mabuti kung may maaalala ka sa larawan na yan. Hmm. Ang anak mo ito, anong baby pa siya? Ganun po talaga kabis ang anak mo. Tala-tala mo palin ang larawan niya. Nagmalit po siya. Kahit saan. Pare, hindi sa akin galing larawag yan. Kundi kay Charo. Ano? Sino ang batang nasa larawan na nakita ni Ador? At bakit ito hawak ni Charo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kaisara ng ating suyo.